think I am going to talk about a subject that I haven't talked about since I became a pastor. Sabi ko nga sa aking post sa Facebook, I never thought that I would be preaching on this particular subject, but since we are on a series about the commandments of Christ, one of the things that we taught is not under the parameters of the commandments of Christ is the payment of taxes. And gusto natin na ang mga secular na bagay katulad ng pagbabayad ng buwis ay hindi kasama sa buhay ng isang Kristiyano. Kapatid, tayo po ay nagkakamali. Bilang isang Kristiyano, wala pong secular or spiritual. Lahat po yan ay spiritual. Merong spiritual implications. Ang lahat ng ating mga ginagawa, maging ito man ay trabaho natin sa ating mga sarili-sariling mga bahay, it affects our life as a believer in Christ. And so today, I'm going to talk about to Caesar and to God. I would have said to Caesar and to Christ. Ayun pala, pinalitan ko. To Caesar and to Christ. Si Brother Ron Hunter, asawa ni Sister Aldine, made a comment on my post sa Facebook and sabi niya, I lost some friends when I talked about this last year. Apparently, he was asked to talk about this in the church and sabi niya, nawalan ako ng ilang kaibigan nang dahil sa pagsasalita ko patungkol dito. And then he said, a lot of believers today, they want to receive welfare from the government, but they don't want to pay tax. Amen. Sabi ko, hindi lang sa Amerika nangyayari yan, sa Pilipinas din. Maraming mga Pilipino gustong tumanggap ng ayuda, ayaw magbayad ng buwis. Hello? Okay? And so, minsan, we want to receive things for free. And yet, tax is a necessity para po magkaroon ng buhay ang isang bansa. Naalala ko, when I was still in high school, naranasan nyo bang magkaroon ng elective sa high school? Meron. Lahat na nakaranas sa asang kamay. Sa high school, merong elective. And one of the electives that I have chosen is Philippine taxation. Limot ko na kung ano ang pinagsasabi ng teacher namin nung panahon yun, many, many years ago. And yet, there is one line I have never forgotten from my teacher. Sabi niya, taxes is the lifeblood of a nation. Okay? Na ang buwis daw, yun ang buhay ng isang bansa. Kung walang buwis, walang government, walang bansa. And so, nabubuhay tayo ng dahil sa buwis. And si Lord, para siyang may sense of humor sa akin, kaninang umaga lang ay napadaan ako dyan sa ating kahapon pala sa ating box at natanggap ko ito, sinisingil na ako ng internal revenue. Okay? This is the Inland Revenue Department of Hong Kong and I am due to pay 443 Hong Kong dollars. And alam nyo, natutuwa ako dito sa Hong Kong. Para bang dito sa Hong Kong, hindi mabigat magbayad ng buwis. Akalaan mo yun, 443 lang sinisingil sa akin, installment pa. Dalawang beses ko raw babayaran. Kasi baka mamaya sabi niya, hindi mo babayaran. Ang first installment mo ay 31st of January 2022. Para makapaghanda ka, baka hindi mo makapaghanda. Okay? At ang sunod na installment ay sa 29th of April 2022. Alam mo yun? 443 lang, dadalwahin pa niyang bayad. Ang tagal pa, bago mo bayaran. You understand? Hallelujah. And akalaan mo yun, I was reading my tax return and sabi sa likod, nung nakaraang 2020, dapat ay nagbayad ako ng 2,000 dolyar pero libre kasi nga mayroong COVID-19. So,
in-abrogate nila, hindi na pinagbayad ang lahat ng tao ng tax noong nakaraang 2020. Ang galing ng Hong Kong. Tapos, binigyan nila kami ng lahat ng residente dito, bibigyan ng 5,000 dolyar pang shopping. Sana all! Sabi ko nga, sana all eh. Diba? Palagi yung sana all. Pero hindi, para lang daw sa mga residente. Tapos nung nakaraang taon, binigyan kami ng another 5,000. Nung nakaraang taon pa, natatandaan ko, we received a 10,000 dahil sobra-sobra pala ang natanggap nilang taxes. Sana ganun din sa Pilipinas, ano? Sana. Eh, paano magiging ganun na ayaw nyo magbayad ng tax? Hello? Tinan nyo nga naman, dito sa Hong Kong, napakaganda ng pamamalakad dahil nakikita mo ang pagbabayad ng buwis. Nakikita mo sa mga kapaligiran na inilalagay nila ang healthcare dito, kaya ayaw namin umalis dahil ang healthcare ay libre. Okay, pag nanganak ka, libre. Pag na-ulcer ka or whatever, libre lahat. Yeah, minsan ay nagpunta ako sa doktor at may ginawang operasyon. When was the last time I went there? My bill was, no, when I had this influenza, na-hospital ako ng tatlong araw, and ang bill ko ay mahigit 20,000 Hong Kong dollars. Ang binayaran ko, 100 lang. Wow. You understand? So, ganun pa kaganda ang pamamalakad dito. Kaya hindi mahirap magbayad ng buwis. Kaya mamaya, kahit na sa January pa lang ito babayaran ko na mamaya. Kasi ayaw ko nag-iisip na may binabayaran. Hello? Diba? Kayo rin? Gusto nyo na bayaran na agad. Naalala ko, every time na uuwi ako sa Pilipinas, lagi ako nagbabayad ng... Sino sa inyo dito nagbabayad ng tax? Pasa kamay. Oh, okay. Alam niyo ba na without you knowing, nagbabayad ka ng tax? Hindi ba, kada uwi mo sa Pilipinas, kakain ka sa Jollibee, may value added tax. Nagbabayad ka ng tax. Hindi mo lang alam. Pero kada kain mo, nagbabayad ka ng tax. Mabuti na lang sa Hong Kong, ano kaya kung ano sila dito ng VAT din, magbabayad ka rin. Kaya ang galing ng Hong Kong, wala silang VAT. You understand? Okay? Hallelujah. But anyway, pagpunta mo pa lang dito sa Hong Kong, nagbayad ka na ng tax. Ang dami mong binayaran sa Pilipinas, di ba? Okay, dumaan ka sa POEA. Nagbayad ka doon. Okay, pag-ibig and all that. And all those taxes, and yet, habang nagbabayad ka ng tax, hindi mo lang iniisip kasi gusto mong makarating ka agad dito. You understand? Marahin mo na lang kung bibigyan ka pa ng panahon ng pag-iisip. Pag-iisip, hindi kasi gawin magbabayad. At kadalasan tayo, gusto natin lagi ay nasa welfare tayo. Baguhin mo natin ang kaisipan niya. Again? Dahil hindi gusto ng Panginoon na lagi kang mayroong welfare mindset. Now, every time na uwi ako sa Pilipinas, magbabayad ako ng milyar na tinatawag ko yung bayad sa residential tax. Yung bahay namin, may tax yun. Okay? Bahay ko na, nagta-tax pa ako. Yung lupa na tinitiri ka ng bahay, may land tax. And so, halos taon-taon, 5,000 yata ang binabayaran ko. And I always pay in advance. Sabi ko, pwede ba ako magbayad ng advance? Ayoko laging nagpupunta dito sa inyo. Sabi niya, ikaw lang ang citizen dito sa Tigos na nagbabayad ng advance. Sabi niya, bakit lagi mong gusto mag-advance? Eh, pareho lang akong iniisip. At saka mayroong discount na 20% pag nagbayad ka ng advance. So, lagi akong advance ng 2 years. Okay? And so, paying tax is not a punishment. Kadalasan, lalo na yung mga mareklamo, pakiramdam nila, pinaparusahan sila pagka nagbabayad sila ng tax. No, it is a responsibility. May responsibilidad ang bawat isa sa atin na magbayad. Okay? Mabuti na lang si Lord, hindi tayo pinagbabayad sa hangin. Ano kaya kung may metro ka dyan? Kung yun ang hangin na naubos mo. Hello?
Wala naman. Okay, si Lord lang ang laging libre. Pero pagka government ng pag-uusapan, laging may tax. Sabi nga nila, dalawang bagay lang daw ang may katiyakan sa mundo. Mamamatay ka o magbabayad ka ng tax. Yeah, okay? So there are only two certain things that will happen in life. That is the payment of taxes and death. Okay, whether you like it or not, you will pay your tax. Now, I like what Mark Twain said about taxes. A tax is a fine for doing well. You know that you are doing well pagka tumataas ang tax mo. Pagka maliit lang tax mo, katulad namin, ibig sabihin na maliit lang sahod mo. Okay? A tax is a fine for doing well. And a fine is a tax for doing wrong. Tagalogin natin para maintindihan lahat. Wala kayong reaction eh. Okay? Ang buwis daw ay multa para sa paggawa ng mabuti. Ngunit ang multa ay buwis para sa paggawa ng mali. Okay? Ng wrong. Alam niyo ba na ang income tax sa Pilipinas, gulat ako, ganito pala ang income tax sa Pilipinas, oh. 32%! Kaya pala yung kapatid ni Sister Leonor, nung nagtatrabaho pa siya sa Philippine National High School, sa National High School, mahigit 30 milyan ang tinatanggap niya, pero laging kulang. Sabi nga, ano nangyari sa sahod mo? Sabi nga, alam mo ba na halos kalahati na lang ang natanggap ko? Dahil ang dami kong deduction, unang-una, deductible na yung tax, 32%. Hello? 32%? Isa sa pinakamataas ang Pilipinas, ngunit ang pinakamataas ay Thailand, 35%, Vietnam, 35%. Tingnan nyo ito. Personal income tax. Yung mahabang yun ay personal income tax. Yung maikli ay corporate income tax. Meaning to say, yung mga business, ganun ang tax na binabayaran nila. And so, ganun pala siya kataas. Mabuti na lang, dumating si Duterte. Sino mga Duterte dito? Tasa pa tayo. Pagdating ni Duterte, hindi ako nanganggal niya. Here's your new take-home pay under 2018 Philippine Tax Reform. Monthly salary noong 2017, pagka sumarap ka ng 15,000, 1,541, halos 10%. 10% tambas. Okay? Pero noong 2018, under the tax reform, wala ka nang babayaran. Galing ni Duterte, no? Okay. Kanya lang, pag dumating na ang sahod mo ng 25,000, may tax na 3,000. Pagdating ng 30,000, patas na patas yan. 35,000, 6,000 na ang babayaran mong, 2,000 na babayaran mo pala doon sa kabila, 2018. Additional take-home pay is 4,197. Isa lang ang ibig kong sabihin sa inyo ngayong umaga ito, na whether you like it or not, there will always be a tax. Okay? And so this tax is first paid to Caesar. Sahin po namin, tell us then, what is your opinion? Si Lord, sinukupan siya ng dalawang beses patungkol sa pagbabayad ng buwis. At ang unang sumubok sa kanya ay mga Pharisees. Inutusan nila mga Herodians para tanungin si Lord. Sabi niya, sabi ng mga Herodians, sabihin mo sa amin ngayon, ano ang iyong opinion? Tama ba na tayo ay magbayad ng imperial tax kay Caesar o hindi? But Jesus, knowing their evil intent, said, "You hypocrites, why are you trying to trap me? Show me the coin used for paying the tax." And they brought him a denarius. Yung picture natin sa ating title page, yun yung denarius. Okay? And he asked them, "Whose image is this? And whose inscription?" "It is Caesar's." Now, Caesar is a prefix title for all emperors in Rome. In this particular time, si Caesar Tiberius ang pangalan ng emperador. They replied. Then he said to them, "So give back to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's." Ibigay nyo kay Caesar ang para kay Caesar.
At ibigay niyo sa Diyos ang para sa Diyos. Now, the Herodians were trying, or the Pharisees were trying to trap Jesus into saying yes. Because if he says yes, then he is a traitor to his own countrymen. Bakit? Kung sinabi niya, oh, dapat lang magbayad tayo ng buwis kay Caesar, then he becomes a traitor to his own countrymen. Kasi nga, Rome is the governing power of the day. And the subject niya ang Israel, the whole of Israel is under Rome. Pag sinabi naman niya hindi, okay, then he is in trouble with Caesar. And so God, the Lord Jesus Christ, gave a very, in wisdom, gave this perfect answer. Sabi niya, ibigay mo kay Caesar, ang para kay Caesar, ibigay mo sa Diyos, ang para sa Diyos. Akalain mo si Lord, nung ipinanganak si Jesus, he could have chosen any other time, but can you imagine that Jesus was born during the tax period? It came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. Kalaan niyo? Tax season, dumating si Lord. And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house of the lineage of David, to be taxed with Mary, his espoused wife, being great with child. So, that was a time na kabuhanan ng kapanganakan ni Maria na pumunta sila sa Bethlehem. Now, many of us were always been told that Jesus is supposed to be born in Bethlehem because he is the son of David. Now, whether he is born in Bethlehem or not, he is already the son of David. Anak na siya ni David kahit na hindi pa siya ipinanganak sa Bethlehem. Bakit? Ang tatay niya na si Joseph ay nasa linya ni David, or he is the ancestor of Joseph is the great king of Israel, and his name is David. And so today, sabi po dito na ibigay natin kay Caesar ang dapat na ibigay natin kay Caesar. Huwag po tayong maging tax evader. Bakit? Because the Lord Jesus Christ recognized the present government of the day. Hiniling niya na ipakita sa kanya ang coin, kung ano yung binabayad sa tax, and that was a denarius. And he asked whose image it is and whose inscription, kaninong pangalan ang nakasulat doon. And they told him it was Caesar's. In Romans 13 verse 1, here is what the Apostle Paul says. Let everyone, meaning to say, walang exempted. Hello? Pakisabi sa katabi mo, hindi ka exempted? Again, huwag kang maging tax evader. Bakit? Let everyone be subject to the governing authorities. For there is no authority except that which God has established. Lahat daw ng kapangyarihan, lahat daw ng otoridad, sino raw ang nagtatakda? Si Lord. Amen? So hindi na bali kung sino manalo mama sa eleksyon, sa darating na eleksyon. Siya ang itinalaga ng Diyos. Amen. You understand? Now, kamakailan lamang, narinig ko na hindi pala nagbabayad ng tax daw si Pacquiao. Okay? Eh, hindi ako sama sa kanya pagkaganyan. Okay? Ang dami-dami ng pera. Tapos, meron yatang taon na hindi daw siya, there was a year in question that he did not pay the full amount of tithe. And he was given a year. You see, it is not perfect, but I like our government system in the Philippines. You know why? Basta't may political will lang, kahit na mga senador ka pa dyan, or sino ka pa man, you are going to be held in account if you are not going to obey. Yes. And that is the government of God. Yes.
I want you to understand that government is the government of God. Amen. Kahit si Vladimir Putin, si Lord ang nag-establish sa kanya para maging president ng Russia. Okay? Whether we like it or not. Even if you hate Joseph Estrada, naging presidente natin siya ng Pilipinas. Okay? The Lord was the one who placed him there. You understand? Okay, for there is no authority, sabi niya, walang otoridad except which that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Wow! Hallelujah! Okay, dalawang beses na sinabi na ang naglukluk, ang nag-establish kapangyarihan ay ang Panginoong Diyos. Ano niya si Lord? When He came, He did not come to change governments. I want you to understand that Rome was not a government that is suitable to the people. Very repressive ang Rome, di ba? Yung mga Christians, they are being persecuted in Rome. And yet Jesus did not even lift a finger or did not even say a word against the government. You know what He did? He changed people one person at a time. May tanong ako sa inyo ngayon. Yung mga nakarating na kanina, huwag nang sasagot. Sino ang pinakamayamang apostol? Si Judas? Hindi. Ang pinakamayaman ay si Matthew. Bakit? Kasi tax collector siya. Sino ang pinakamayaman sa Pilipinas? Mga secret millionaire? Mga tax collector. Mga bilyoner. Matthew was a publican. Alam niyo ba kung ano yung publican? It's just another term for tax collector. This means that he was a Jew working for the Romans. Generally, before he was called by the Lord Jesus Christ, he was a tax collector. Tanong unang panahon, may arrangement na ginagawa ng Rome with the publicans. Because this is a contractual, para itong contractual position. Sasabihin ng Rome sa isang publican, your district should give at least 3,000 talents of gold a year. And sasabihin ng government sa Rome, we don't care how you do it, just collect 3,000 talents of gold. And sabi dyan, to the extent the tax collector was able to bully his clientele into paying a larger amount, the taxman kept the difference. So ang ginagawa ng tax collector, he is going to collect more than what is prescribed. And that was the reason. When John the Baptist was baptizing, you remember when John the Baptist was baptizing, the tax collectors are coming for him to be baptized. You know what he said? Do not collect tax beyond what is prescribed. Okay? And so sabi dito, thus an unscrupulous tax collector could easily become wealthy man because maaari makakolect sila ng 5,000 talents of gold. 3,000 talents of gold lang ang kailangan nilang ibigay sa government of Rome, they can keep the rest. And so, he probably was very wealthy, most certainly the wealthiest of the apostles. When he walked away from this to follow Jesus, he truly left or lived everything. Kaya nung iniwanan ni, di ba sabi ni Lord kay Levi or kay Matthew, come and follow me. And immediately he left his booth and followed Jesus. And the following day, he made a feast with his friends to say goodbye, and Jesus was there. Now, Jesus was not up to changing governments. He was changing people one person at a time. Amen. Kaya huwag kang mareklamo, kapatid. Alam natin na sa Pilipinas, maraming mga nangungurakot. Okay? Pangit ang ating mga karanasan sa ating mga opisyal na ating inihalal sa ating bayan. And yet,
Hallelujah. Here is God telling his people, his the people that were listening to him during that time were his disciples, and he was telling them, give to Caesar what belongs to Caesar. Amen. And give to God what belongs to God. Amen. He not only recognized it, he emphasized it. Caesar's, they replied. Then he said to them, so give back to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. Now, in Romans 13, verse 7, we are told by Paul this. Give to everyone what you owe them. Ibigay nyo sa Panginoon ang lahat ng inyong mga pagkakautang. Okay? Lalo-lalo na kayo na may utang talaga. Okay? If you owe taxes, pay taxes! Amen. Okay? Huwag kayong maging tax evader. You see, minsan, masama ang paningin natin sa mga taong nagnanakaw sa kabangbayan. Kanya lang, minsan, dapat din siguro natin ituro ang tatlong kamay sa atin. Okay? Dahil, minsan, ayaw natin magbayad. Okay? Ayaw natin magbayad ng buwis. So, isa lang ibig sabihin nun, magnanakaw pa rin. You understand? If you owe taxes, pay taxes! If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. Kung kailangan igalang, igalang. Kung kailangan i-uphold mo yung karangalan, i-uphold mo ang karangalan. Mali hindi mo nire-respeto yung tao, pero respetuhin mo yung opisina na meron siya. Amen? And this is a passage that was being said during the times of the worst repression there is in the world. Kaya mo itong mga sinasabi ko sa inyo ngayon ay sinasabi ng Panginoon at ni Apostol Pablo sa panahon na very repressive ang gobyerno sa kanila. Ano kaya ang damdamin mo kung ikaw ay nandun noong panahon yun? Naghihimagsik ka, ayaw mong mag-ano. And tayo mga Pilipino, we are well known to be revolutionaries. And yet, we do not pay our tax. Okay? Now, meron pang isang tax collector na very popular sa Bible. Sino siya? Zacchaeus. Si? Zacchaeus. Si Zacchaeus, okay. Si Zacchaeus, he entered Jericho and was passing through, and behold, there was a man named Zacchaeus. Now, sino ang mas higher ang office? Si Zacchaeus o si Matthew? Si Zacchaeus. Bakit? Siya ang chief. Siya ang chief tax collector. Siya ang director ng inland revenue noong unang panahon. Si Matthew, normal na tax collector lang. Sabay, mas mayaman ito. Mas malaki ang tax nito. Okay? And he was seeking to see who Jesus was. But on account of the crowd, he would not. So alam natin na makit siya sa isang punong tinawag na sycamore tree. Pagdaan ni Jesus, sinabi niya kay Zacchaeus, bumaba ka riyan, maghahaponan ako sa inyo. In-invite ni Lord ang kanyang sarili. Okay? And so, he went into the house of Zacchaeus. Siguro hindi pa sila nakakapasok. Talagang na-feel na ni Zacchaeus na guilty siya. Eh, akala mo, kasama mo si Lord eh. Pag kasama mo si Lord, magigilty ka talaga. Alam mo, alam niya na nagnanakaw siya. So, nangako na siya agad. Hindi pa sila nakaupok. Nangako na siya. Sabi niya, Lord, kalahati ng aking yaman, bibigay ko sa mahihirap. At kung may niloko man ako, alam niya na may niloko siya. Amen? Kung may niloko man ako, if I have defrauded someone, I am going to pay back 4 times the amount. Yeah. Wow! Ano sa sagot ni Jesus?
Today, salvation is coming to this house. Okay? Sana ganun din ang attitude natin kay Lord, no? Maduman natin ang presensya niya. At pag naduman natin ang presensya ng Panginoon, hindi tayo magdadalawang isip na ibigay ang para sa amin. Hallelujah. And so, that brings us, kung nagbabayad ka ng tax sa government, abay, magbayad ka rin ng tax kay Lord. Amen. Hello? Tinan nyo yan. In a second instance that Jesus was confronted by the payment of taxes, the collectors of the 2 drachma temple tax, kanina imperial tax, ito naman temple tax. Ano yung temple tax? It is a tax na every time you go to the temple, bay, magbibigay ka ng tax pagpasok mo doon. Bakit? That is for the upkeep of the temple, for the maintenance of the temple. Again, and so they came to Peter and asked, doesn't your teacher pay the temple tax? Hindi ba nagbabayad ng temple tax ang teacher mo? Yes, he does. Very confident si Peter na nagbabayad si Lord. Okay? So when Peter came into the house, Jesus was the first to speak. So alam niyo si Lord, meron siyang omniscience. Inunahan na niya si Peter. Sabi niya kay Peter, Peter, ang mga hari, kanino sila nangumulekta ng buwis? Sa mga anak ba nila? O sa ibang tao? Sabi ni Peter, sa ibang tao po. Oh, kung ganun, exempted ang mga anak. Eh, ako ay anak ng Diyos. Siya ang may-ari nito. Dapat exempted ako. Pero sabi niya, but so that we may not cause offense. Para hindi tayo makasagasa. Para hindi tayo maka-offend ninuman. Go to the lake and throw out your line. Punta ka dun sa tubig and ihagis mo yung iyong bait. Take the first fish you catch, open its mouth, and you will find a 4 drachma coin dun sa bunganga ng isda na mahuhuli mo, unang isda, merong 4 drachma coin. E 2 drachma lang ang temple tax. Sabi niya, bayaran mo yung ganang sa'yo at ganang sa akin. Layan mo si Lord, nangilibre pa. You understand? Now, marami nagtatanong, and ako rin nagtatanong. Sabi ko, Lord, bakit kailangan pa na the Lord could have produced 4 drachma coin just by a flick of a finger like that, and sasabi niya, oh, ito na, bayaran mo yung ano natin. No, he did not. It is an act of faith. Right? Kung ako si Peter, sabi siguro magkakamot ako ng ulo, paano magkakaroon ng 4 drachma coin? So, huhulihin kong isda, huhulihin ko pag yun. Okay. And then, pagbukas ng bunganga, mayroong coin, na gold coin, pambayad ng tax. Okay? Why does God always tell us to go and do something that we think is crazy, and yet, hallelujah, God wants us to do this. Marami pong nagsasabi na ang Panginoon, hindi niya kailangan ng pera. Oh, talaga naman, hindi niya kailangan ng pera. Pero kailangan ng temple ng pera. Amen. And whether you like it or not, and I am going to give you something that is very new sa ating pananaw. Many times we thought of tithing as worship. And it's true. Totoo po yan. Tithing is worship. Tithing is appreciation of what God has given us. Tithing is honoring God. But today, just for today, okay? I want you to think of tithe as a tax. Amen. Buwis. Buwis hindi ng tao, buwis ng Diyos. And it is true. I have read a commentary and sabi doon, the earliest form of taxation for the Jews is tithing. Now, gasgas na kayo sa Malakay 3:10. Baguhin naman natin. Harap tayo ng ibang verse, ha? Okay, ito po ang sinabi sa Leviticus 27:30. Kauna-unahang banggit ng tithing sa Old Testament. Okay? Sabi niyan, a tithe of everything. Woo! Ikasampung bahagi
Lupa. Bakit sa lupa? Eh, agricultural siya nung unang panahon. Eh, tayo ngayon, employment. Nakita niyo ang difference? Employment tayo ngayon. But when I was a pastor in the Philippines before, may member ako na meron siyang palayan. Okay? Kasampung bahagi ng harvest niya. Oh, pastor, ito na yun, may kasampung bahagi. Ilang sakong palay ilalagay doon sa harap ng ano. Okay? Now, ang kasunod na verse niyan ay para sa mga hayop. Meron din akong member na nag-aalaga ng manok. Okay? Minsan, magdadala siya ng manok doon. Oh, pastor, kasampung bahagi ng manok na inalagaan ko. Baboy pati. Okay? Pero pagdating ko sa Hong Kong, wala kayong baboy. Wala kayong palay. Pero may sahod kayo. Yeah. And by the way, hindi lang sahod, laisi pati. Hello? Eh kung sa lahat, a tithe of everything. Minsan, ang isip natin, ang tithe lang ng sahod, yung sahod lang. Hindi ah. Lahat ng matatanggap mo dapat may kapuha pa. Amen. You understand? Yes. Now, where grain from the soil or fruit from the trees belongs to the Lord, it does not belong to you. Amen. Again? Yes. Now, I can assure you, God does not need money. Nasa langit siya, hindi niya kailangan ng pera. At kailangan ng temple to survive. Amen. And God has devised this system. Ito yung sistema ng Panginoon. Dahil nung unang panahon, in the Bible, in the Old Testament, wala pa namang civil government katulad ng civil government meron tayo ngayon. Merong theocratic government. Pag sinabing theocratic government, it is a form of government that is run by God. Si Lord mismo ang hari nila nung Old Testament. And then hanggang sa dumating si Saul, hiniling nila sa kay Lord na magkaroon kami ng hari. And as sinabi ni Samuel sa kanila, pinili niyo magkaroon ng hari, yung inyong hari ay mag-i-impose ng buwis sa inyo. And yun na nga nangyari. Fruit from the trees belongs to the Lord, it is holy to the Lord. Ang anumang bagay, ito raw ay banal para sa kanya. Ano ibig sabihin ng banal? Inihihiwalay. To be separated exclusively for God. Kaya kapatid, ikaw man ay Kristiyano, member ka man ng Lifeway o hindi pa, huwag mo nang hintayin na maging member ka ng Lifeway bago ka magbigay. Kung naiintindihan mo na si Lord ay may claim sa lahat ng kinikita natin. Hallelujah. At kung ikaw ay may pananampalataya, huwag kang matakot. Bakit? Eh, kasi nga, si Pedro, sumunod siya sa Panginoon kahit na counterintuitive. Sabi niya, paano ako kukuha ng 4 drachma coins sa bunganga ng isda? Uhulihin ko pa. You understand? Amen. And yet, lagi, ang Panginoon, hindi siya nagsisinungaling, laging meron. Amen. Kaya nga sinasabi niya na hindi mo pag dinala mo ang iyong sampung bahagi ng iyong kinikita, okay, bubuksan niya ang pintuan sa langit, bubuhos niya ang pagpapala, wala ka na pagsisidlan. Eh. Now, tatanungin ko kayo ngayong umaga, sino ang mas mainam na tagapamahala? Si Caesar o si Kristo? Kristo. Hindi ko yata narinig ang iba. Sino ang mas mainam na governor ng buhay mo? Kristo. Ang politiko natin ngayon o si Jesus? Jesus. Then, hallelujah. Bakit pagdating sa Panginoon ay nagdadalawang isip tayo? Samantala, pag ang government ang mag-collect ng tax, hindi ka makapiyo. You understand? Pag sinabi ng government, magbabayad ka, bayad ka talaga. Okay? Nandun ako kahapon, nakapila ako. Sabi ko, oo, ang haba pa naman ang pila. Pagdating doon sa unahan, sabi niya, kailangan mo magbayad ng 240. Sabi ko, bakit ako lang ang magbabayad? Eh, hindi.
you are not classified as for free. So, gusto ko pa sana makipagtalo kanya lang. Gusto ko lang makausad. Invite ako. 140. Okay? It's not a big deal. Alam nyo ba, nung unang panahon, ng Israel sa Old Testament, praise God, hindi ka ipinanganak noong panahon yun. Kasi tatlo ang type. Hello? Eh, yung isa nga, hindi ka makabayad eh. Yung tatlo pa. Ano yung tatlo yun? Yung una, Levitical type. Okay? Kung susundin natin ang Old Testament, lahat ng type na pinukulit, para sa pastor yun. Kasi ako ang Levite dito eh. Pero hindi natin ginagawa. Kaya ngayon na, hindi ganun. Okay, ako po ay sahuran dito sa church. Sinasahuran ako ng certain amount and the rest goes to the operational expense of the whole church. Hindi nyo ba nalalaman na bawat buwan kailangan natin ng 60,000 Hong Kong dollars to survive? And kung iisipin mo, yung ikasampung bahagi ng iyong sinasahod, napakaliit para mapunan ng lahat ng pangangailangan ng iglesia. Kaya lang, dahil nga pagka inipo na ang lahat ng inyong mga ikapo, nababayaran ang lahat. Amen! Amen? Amen. Thank you, Lord. Dinisan hanggang ngayon. Kapatid, makiisa ka. Ikaw ay dapat ibigay mo sa kay Caesar para kay Caesar. Ibigay mo sa Panginoon para sa Panginoon. Hindi lang Levitical tithes ang binibigyan nila. It is distributed to the Levites, support of full-time timer workers. Pero ang tinatawag na festival tithe. Ang Israel, merong 5 or 6 na festival kada taon. And kada mag-attend sila nitong festival tithe, it is used in Jerusalem during feast. And it is a sharing of the cost of the festival. Magbibigay ka ulit ng tithe doon. Sa Jerusalem. Meron din tinatawag na triennial tithe. Every after 3 years, magbibigay ka ng 10% and this is going to be given to the immigrants, orphans, and widows. Ibig sabihin, this is for charity. Hello? Amen. Ang ginagawa natin dito sa church, isa lang ang hinihingi namin sa inyo. Ang ikapo lang. And then, lahat na. Sinasagot ng inyong ikapo ang lahat ng mga. Amen. Praise the Lord. Hindi ka ipinanganak panahon ni Moses. Nakatipid ka. Kasi nga, sabi ng isang commentator, I was reading, I felt amused because sabi niya, I'm so glad I was not born during the time of Moses. I would be paying a cumulative amount of 24% of my income. But no, God is good, He is just, He is only asking for your tithe, a tenth of your income. And so, He normalized it. What do you think, Simon? He asked, from whom do the kings of the earth collect duty and taxes? From their own children or from others? From others, of course, Peter answered. Then the children are exempt, Jesus said to him. Exempted tayo dapat ba? So that we will not cause any offense. Alam niyo, maraming nagsasabi na bakit sinabi ni Lord na dapat ay exempted siya pero magbabayad siya? Okay? So, dahil anak nga siya ng may-ari ng temple. The temple was created as a house of God. And during the time na he drove the money changers and the businessmen inside the church, those that are selling pigeons, he said to them, it is written, my house shall be called a house of prayer, but you made it a den of robbers. Noong nakaraang linggo, sinabi ko sa inyo na every time na makita niyo itong word na it is written, it is referring to the Old Testament. Nagsasalita dito ay ang Panginoon mismo, the God of Israel, sabi niya, my house. So the temple in Jerusalem is the house of God. And Jesus is the Son of God. Therefore, He is supposed to be exempted.
And yet, he legitimized it. Sabi niya, so that we may not cause offense, go to the lake, throw out your line, take the first fish you catch, open its mouth, and you will find a 4-drachma coin. Take it and give it to them for my tax and yours. Alam niyo, si Lord ayaw niya na makakabigay ng offense. There was also another time when he went to, early in his ministry, Jesus came from Galilee to Jordan to be baptized by John. Now, John tried to deter him. Sabi niya, Lord, bakit ka magpapabaptize sa akin? Ako nga dapat ang magpapabaptize sa iyo eh. Again? Ano sabi ni Lord? Let it be so for now. Bakit? It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. It is proper for you. Hallelujah. To support the church to fulfill all righteousness. Amen? Isa lang naman, na-offend lagi pagka hindi ka nagbibigay ng iyong ng what is due to God. It is God Himself. Offensive kay Lord pagka hindi mo ibinigay yung para sa Kanya. Sila nagsabi na pinagnanakawan niyo ako. Hindi ako nagsasabi sa inyo na siya mismo nagsasabi na you are robbing God. Because that is that does not belong to you. In the same way na pag hindi ka nagbayad ng tax sa government, wow! Alam mo dito sa Hong Kong, pag hindi ka nagbayad ng tax, hindi ka makakalabas dito. Doon pa lang sa immigration, naharangin ka na, oh, hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka nagbayad ng tax. Yes! Hallelujah. O kaya kung ganun din ang gawin ni Lord, ano? Kaya hindi. Because God, God is a God of mercy. He is kind. He is everything. All His virtues makikita mo. And yet, it is to your disadvantage. It is to our disadvantage if we do not obey Him. Again? Sinong kawawa pagka hindi ka na sumusunod sa Panginoon? Ayun ngayon, marami kayong naririnig kahit sa Facebook na nagsasabi na, oh, yung tithing is pang Old Testament lang yan. New Testament na tayo. Hindi naman totoo yan. Kasi nga, maliban na lang kung sinabi ng salita ng Diyos na, okay, hindi na kayo dapat magbayad ng tithes kasi New Testament na tayo. Show me a verse. But I will show you a verse that says that tithing is still for the New Testament. Okay, Matthew 23:23. Sabi ni Lord sa mga Pharisees, woe to you teachers of the law and Pharisees. You are hypocrites. You give a tenth of your spices. Nagbibigay kayo ng ikasampung bahagi ng inyong mga pangsahog, ng inyong mga mint, dill, and cumin. Okay? But you have neglected the more important matters of the law. In kinakaligtaan ninyo ang mga mahalagang bagay sa batas. Ang hustisya, ang habag, at ang katapatan. You should have practiced the latter without neglecting the former. Okay, nag-aral lang English. Ang ibig sabihin ng latter ay yung nahuhuli na sinabi niya. At yung former ay yung naunang binanggit niya. Yun lang yun. And so, ulitin-ulitin natin. You should have practiced justice, mercy, and faithfulness. Yun yung latter. Without neglecting the tenth of your spices. Without neglecting tithing. Maliwanag po ba? Amen! Hallelujah. Sabi sa katabi mo, huy, magbayad ka. How many of you believe? How many of you believe na pabuti ka? Na nagkaroon ng kaibahan ang buhay mo ng dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoon? Amen! How many of you
will say na my life has been drastically changed and improved. My destiny has been changed because of my faith in God. Amen. Your faith in God is largely being enhanced by the church. Dito ka sumasamba, dito ka kumakain ng salita ng Panginoon. Dito ka nagkakaroon ng kalakasan, dito ka nagkakaroon ng pagkakataon na ma-express mo ang iyong sarili sa Panginoon. Dito ka, dito mo nakilala ang Panginoon. Dito mo naranasan ang biyaya at ang kapangyarihan ng kanyang salita. Marapat lamang na i-support mo ang temple ng Panginoon. Marapat lamang na magbayad ka ng temple tax. Okay? Hello? Amen! So, ngayon lang natin gagamitin yung tax, ha? Maka mamaya, ilagay niyo sa Facebook ko, sabi ni Pastor, tax daw yan. Mami, misunderstood po tayo ng marami. Yes. Okay? Huwag po kayong ganun. Ini-emphasize ko lang na ang tithing was a tax. And it is true. In the Old Testament, tithing is a tax. Yes. It is for the upkeep of the Levites, the Levitical priesthood, and the temple. And it is a tax with a promise. Yeah. Okay? Sa Pilipinas ba, may promise ang taxes? Wala. Nagsabi ba ang internal revenue, pag nagbayad ka ng paggagawa kita ng bahay, or I will give you free education, No. It didn't. But when God gave you a tax, He made you a lot of promise. Amen. Amen? And so, ulit-ulit, sino ang mas magandang employer? Sino ang mas magandang government? Ang government ni Caesar o ang government ng Panginoon? Now, sa government ni Caesar, pinupwersa kang magbayad ng tax. Sa government ng Panginoon, hindi ka naman pinupwersa. Pero mas may napapala ka sa government ng Panginoon. Amen. Kaysa sa government ng tao. Marapat lamang na sumunod tayo sa kanya. Amen. Maliwanag po ba? Amen. Tayo pong lahat ito ngayon. Bayan ng iyong buwis sa iyo at sa akin. Kapatid, higit pa
sa pambayan ng buhay sa pagkakalog ng Panginoon para sa iyo. There is a lot more. A lot, lot more. And if you are struggling this morning and you want to obey the Lord, just lift up your hands. I'm going to pray for you. I will pray for you that the Lord is going to give you a breakthrough in your finances, in your family. Pagtaas mo ng kamay, ay tanda na nais mo na sumunod sa Panginoon. And the Lord is going to honor that. And He is going to make a way for you. Ay po'y manalangin, Lord, salamat po sa mga kamay na ito na nakataas. Dalangin ko, Panginoon, gumawa ka ng paraan para sa kanila na masunod nila ang pausan mo. Lord, salamat po na magbibigay ka ng way. I pray na bigyan mo sila ng isda, Panginoon, dahil di lang for track makuha yun ang matatagpuan nila. Kundi na, Lord, sapat-sapat para sa kanilang mga pangailangan. Sapat-sapat sa kanilang pagsunod sa iyong mga salita at sa iyong mga utos. Salamat sa araw na ito. Salamat sa pagkilos mo sa aming buhay. Salamat sa ginagawa mo sa lahat ng aming mga ginagawa, Panginoon. Lord, salamat sa iyo. Salamat sa kaparaanan. Salamat sa wisdom, knowledge, and understanding. And thank you, Lord, for making us, Lord, be faithful to you, Lord, that we will not forget justice, mercy, and faithfulness. And we are not going to neglect, O God, Lord, to do the things that are rightfully yours. And we commit all these things in the mighty name of Jesus. Salamat, Lord. Salamat sa kaparaanan mo. Sa iyo ay pinagkakatiwala ang lahat. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, at ang lahat ay magsabi po ng Amen. Amen.